Tatalakayin natin ngayon ang isang paksa na hindi gaano pinapansin ng mga modern Bible readers. Sa paglalahad na ito ay mabubuksan ang inyong diwa kung ano at sino ang Elohim na dapat sambahin, mapagtatanto ninyo na ang akala pala ng karamihan ng mga tao sa Elohim na sinasamba nila ay hindi naaayon sa Biblia. Hindi pala ang Elohim ng Hebrew Scriptures ang sinasamba ng mga tao. Kaya hindi sapat na alam mo lang ang pangalan niya, dapat ay kilala mo rin siya ng higit pa sa pangalan o paraan ng pagbigkas o tunog. Susubukan natin ngayon unawain kung ano ang pagkaunawa ng mga Bible writers, gaya ni na King David at mga prophets. Uulitin ko po, ang pag-aaral na ito ay batay sa pananaw, paniniwala, pangunawa at karanasan ng mga sumulat mismo ng banal na kasulatang Hebreo. Dito ay makikita natin ang maramihang Elohim na mga beings. Pagtutuunan natin ng pansin ngayon ang Adat Elohim, o Congregation of the Mighty, o ang tinatawag ng mga scholars na Divine Council. Mababasa natin yan sa banal na kasulatan, gaya ng sa Psalms chapter 82, verse 1. Makikita natin dyan na siya ay hindi nag-iisa na Elohim. Sa katunayan ay meron siyang Congregation of the Mighty, o Adat El, kung paanong meron tayong Council of Elders dito sa lupa. Siya ang namumuno sa congregation na ito, at siya ay humahatol sa mga Elohim. Alam naman natin na hindi kailangan niya ng Adat Elohim dahil siya ay sapat sa sarili niya, at magagawa niya ang anuman na walang pangangailangan sa iba, pero ninais niya na magkaroon nito sa kung anumang dahilan na meron siya. Bago tayo magpatuloy ay linawin muna natin yan sa pamamagitan ng isa pang bahagi ng kasulatan. Ito ay ang Psalms chapter 89, verses 5-8. Ayan malinaw po na siya ay walang katulad at walang kapantay. Pero binabanggit din dyan ang mga sumusunod, Kohel Kadoshim, o Congregation of the Set Apart Ones. Bene Elim, o Sons of the Mighty Ones. Sod Kadoshim, o Assembly of the Set Apart Ones. Lahat po yan ay nasa mga kalangitan, o Shamayim at Shakhak. Ang mga banal o Kadoshim, na isinasalin na saints, ay hindi po mga mabubuting tao na namatay, o yung kung tawagin nila ay mga santo, dahil sila ay bubuhayin pa lang sa muling pagdating ng Messiah, at ang lahat ng mga tao ay bubuhayin makalipas ang 1,000 taon pa pagkatapos. Kaya ang mga Kadoshim dito ay mga heavenly beings. Malinaw na siya ay walang katulad pero meron siyang mga kasama na Elohim. Ito ang dahilan kung bakit mas tama ang henotheism kaysa sa monotheism na paniniwala ayon sa Biblia. Pero dahil na humaling sa polytheism ang bayan ng Israel, kaya ipinairal ng mga post-exilic Jews ang monotheism na nagtuturo na iisa lang ang Elohim at wala ng iba. Pero hindi yun ang sinasabi ng Biblia, kaya naman sila ay itinatama ng Messiah. Kung susuriin natin, ang pananaw ng mga Bible writers ay ganito. Siya ang pinakamataas na nasa kataas-taasan, na tinatawag bilang El Elyon, o Most High Elohim. Sa ilalim niya ay ang mga tinatawag na Bene Elohim, o Sons of the Mighty. Sa pinakailalim ay ang mga tinatawag na Malakim, o Messengers, na angels ang pagkakaalam ng mga tao sa ngayon. Pero itatama po natin yan sa mga susunod na videos. Ang heavenly hierarchy na ito mismo ang structure ng Hidden Council of Elohim o Congregation of Elohim. Ito ang Mountain of Elohim na gusto akyatin ng mga kaaway ng Elohim. Kumbaga sa other religions, ang tawag dyan ay Pantheon o Hierarchy of the Gods. Maging sa mga kalapit na bansa ng Israel, ay pinatutunayan ng mga archaeological findings na noong unang panahon ay naniniwala sila na ang pinuno at nasa tuktok ng kaitaasan sa ibabaw ng lahat ng Diyos ay si El. Kaya nga may mga naninira sa Sacred Name Movement na ang El daw ay isang pagan god o title. Tatalakayin po natin yan sa ibang pag-aaral. Sa ngayon ay ang Congregation of Elohim muna ang ating pag-usapan at ipaliwanag. Magpatuloy na po tayo sa pag-aaral na ito at tingnan ang mga talata sa kasulatan na may kaugnayan sa ating paksa. Tingnan natin ang nakasulat sa Job chapter 1, verse 6.
Pansinin, isa itong uri ng pagtitipon sa langit kung saan ay humarap ang mga Bene Elohim, at pati si Satan ay dumalo din. Muli, hindi natin sinasabi na actual at literal ito na nangyari, pero ang punto po natin ay inuunawa natin ang kasulatan ayon sa pananaw ng mga sumulat nito. Huwag po sana tayo mas marunong pa sa kanila. Sa Job chapter 38, verses 4-7, naman tayo magbasa. Pansinin, ang Bene Elohim ay nandoon na sa panahon ng paglalang. At may mga tinatawag na Kokabe Boker, o Morning Stars, na kumakanta. Pero mas pansinin po ninyo ang Bene Elohim o Sons of Elohim. Kasama na sila sa paglalang pa lang ng daigdig. Kaya mula pa noong bago pa ang creation ay kasama na niya ang Bene Elohim. Ganun sila kahalaga kaya. Malamang ay may kinalaman ito nang sabihin niya sa Genesis 1, verse 26, na let us make Adam according to our image and likeness. Isang patunay na mayroon talagang congregation of Elohim. Pero tinatakpan ang katotohanan na ito ng mga Jews, Christians, at Muslims, dahil kung totoo na may ibang Elohim at sons of Elohim mula sa paglalang pa lang ay lalabas na hindi totoo ang monotheism na paniniwala nila, na nagsasabi na iisa lang ang Elohim at wala ng iba. Hindi nila pwede na sabihin dito na ang tinatawag na sons of Elohim ay mga tao na may katungkulan gaya ng mga rulers, judges, at iba pa. Kasi wala pa ang mga tao sa tagpong ito. Kaya sinasabi nila na angels naman daw ang mga ito. Pero ipapakita din po natin sa susunod na series na mali ang mga paniniwala at katuruan nila tungkol sa mga angels. Narito pa ang isang patunay sa 1 Kings chapter 22, verses 19-20. Pansinin, sinangguni niya ang Zebo HaShamayim, o hosts of heaven, na nakapalibot sa kanya kung sino ang dadaya kay Ahab. Hinayaan niya na sila ang magpasya. Tingnan natin ang sumunod na nangyari sa verses 21-22. Pansinin, may ruwak o spirit na nagkusa, na siyang magsasagawa ng mga balak ng Elohim kay Ahab, at siya ay pinahintulutan niya na maging isang ruwak shaker, o lying spirit. Pansamantala muna nating gagamitin ang salitang spirit bilang English equivalent ng Hebrew word na ruwak upang madaling maunawaan ng lahat. Ngayon balikan natin ang Psalm chapter 82, dahil mas madali na natin itong mauunawaan sa puntong ito. Nangunguna daw ang Elohim at humahatol sa Congregation of the Mighty, o Adat El. Pinagsasabihan sila kung hanggang kailan sila hahatol na walang katarungan, at kakampi sa mga taong masasama. Ang dapat daw na ginagawa nila ay ipagtanggol ang mga mahihirap at mga ulila. Magbigay ng katarungan sa mga naaapi at nangangailangan. Iligtas sila at palayain sa mga taong masasama. Wala daw alam ang mga tao, hindi makakaunawa, at naglalakad sa kadiliman. Ang mundo ay wala sa tamang daan. At pagkatapos ay sinabi sa kanyang mga kausap na sila ay Elohim at lahat sila ay anak ng kataas-taasan. Pero dahil sa kanilang kapabayaan ay parurusahan sila na mamatay na gaya ng isang Adam at Naphal. At gaya ng isang Sor. Kasunod nito ay sinabi niya sa isang anak niya na tumayo at hatulan ng lupa, sapagkat siya ang magmamana ng lahat ng mga bansa. Pansinin, sa chapter na ito ay mayroong hinatulan siya ng mga Bene Elohim at bahagi ng Adat Elohim. Sila ay hinatulang mamatay na gaya ng isang Adam, o tao, at Naphal o Nephilim, na ang ibig sabihin ay Fallen Ones. At nabanggit din ang mga Sor o mga prinsipe na ipapaliwanag natin sa mga susunod na videos bandang huli sa serye na ito bilang mga itinalagang pinuno ng bawat bansa. Kaya ito ay isang paghahatol sa hukuman ng langit na binubuo ng mga Elohim. Ang verse 6 ang tinutukoy ng Messiah na nasusulat tungkol sa maraming Elohim nang paratangan siya ng mga kaaway na nagpapanggap na Elohim. Kung mga rulers o judges ang mga ito ayon sa paniniwala ng mga Jews, ay bakit naman kailangan sila parusahan na mamatay na gaya ng isang tao? Kaya malinaw na hindi sila tao, at mayroong congregation of Elohim sa kalangitan. Maraming patunay at halimbawa pa niyan sa banal na kasulatan na kung loobin niya ay matalakay natin sa mga darating na panahon. Dumako naman tayo sa isa pang uri o tawag sa mga heavenly beings. May isang titulo siya na nagbibigay sa kanya ng karangalan bilang pinuno at kataas-taasan ng Adat Elohim, o Congregation of Elohim,
na nagbibigay ng clue tungkol sa mga ito. Ito ay ang Ya of Zibao. Ang isang halimbawa niyan ay mababasa sa Jeremiah chapter 23, verse 16. Sa pagkakasalin dito sa English na hosts, ang Zibao ay idinugtong sa pangalan ng ating Elohim upang bigyang diin na siya ang pinuno ng mga hosts of heaven o Zibao. Sabi sa ibang salin ay Sabaoth at nagkakamali pa ng akala ang iba na ito ay sa Sabbath. Hindi po tungkol sa Shabbat ang Zibaoth. Ibang salita po yan na iba ang kahulugan at gamit. Ang Zibaoth ay mula sa root word na may Strong's Hebrew word reference H6635. Ayan po ang kahulugan niyan ay, mass of persons, an army, company, host, soldiers, at marami pang iba. Kaya ang kahulugan ng titulo na yan niya, ay Ya of Hosts, gaya ng karamihan ng salin, at kung minsan ay Ya of the Armies. Marapat ba na bigyan siya ng titulo ng pagiging pinuno kung wala naman pinamumunuan? Kaya malinaw na merong mga kasamang Elohim siya sa Shamayim, kung saan ay meron siyang pinaghaharian doon. Gaya nga ng panalangin ng Messiah, na tinatawag natin na Ama namin o Our Father, na nagpapatunay na may kaharian sa langit. Malinaw na may kaharian sa langit kaya bilang kaharian ay may mga opisyal at nanunungkulan sa bawat katungkulan sa kaharian ng langit, at may mga pinamamahalaan na nasasakupan o mamamayan sa langit. Ito ay pinamamahalaan ng El Elyon sa pamamagitan ng Council of Elohim o Congregation of the Mighty Ones. Ang isa pang tawag sa Hebrew sa Congregation of Elohim ay Sod, na ang ibig sabihin ay secret o hidden. Tunghayan pa natin ang ibang talata tungkol sa Congregation of Elohim. Mababasa natin ito sa Jeremiah chapter 23, verse 18. Pansinin po ninyo ang word na isinalin na council. Sa Hebrew yan po ay Sod. Ito ang kahulugan ng Sod, Company of Persons, Consultation, Secret Assembly, Secret Council. Sa madaling salita, ito ay Secret Council. Isa ito sa batayan ng iba sa paggamit ng salitang council gaya ng sa Divine Council. Ganito ang sinabi niya tungkol sa mga false prophets, sa Jeremiah chapter 23, verse 22. Ang council dyan ay Sod sa Hebrew. Ang sali ng Holman Christian Standard Bible, HCSB, abridged ay ganito, ang council ay ginawang council. Ibig sabihin ay tungkol talaga ito sa kalipunan at hindi tungkol sa payo. Kaya malinaw na may hidden assembly nga ang mga Elohim sa pangunguna ng kataas-taasan na Elohim. Ngayon naman ay tingnan natin ang Heavenly Court ayon sa visions o pangitain ni Nabi Daniel. Ipinakita niya kay Nabi Daniel ang Heavenly Courtroom sa future o last days sa Daniel chapter 7 verses 9-10. Ang sabi ay, I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool, his throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him, thousand thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him, the judgment was set, and the books were opened. Nakuha niyo po ba? Tagalogin natin ang verse 10 para mas maunawaan. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya, mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya, at makasangpung libo na sangpang libo ang nagsitayo sa harap niya, ang kahatulan ay nalagda, at ang mga aklat ay nanggabuksan. Pansinin, libo-libo ang mga naglilingkod at mga nakatayo sa courtroom pa lang niya. Kaya balikan po natin ang tanong, mag-isa ba ang Elohim? Alam na ninyo ang sagot sa puntong ito. May courtroom ba ang Elohim? May council o congregation of Elohim ba? Kayo na po ang makakasagot. Isa pang mahalagang heavenly being sa mga pangitain ni Nabi Daniel ay ang Watchers,
Sa Hebrew ay ear o earan. Sa pagkakataon na ito ay idinaan sa panaginip ng isang Babylonian na si King Nebuchadnezzar. Mababasa ito sa Daniel chapter 4, verse 13. Pansinin, si Daniel na isang Hebrew at si King Nebuchadnezzar na isang Babylonian na hindi sumasamba kay Yah, ay nagkakaintindihan tungkol sa mga heavenly beings, gaya ng ear, watcher or guardian, at kadesh, o set apart one. Isa itong patunay na bagamat magkakaiba ng Elohim na sinasamba ang mga tao noong araw ay pareho sila ng mga bagay na nauunawaan tungkol sa Shamayin at mga heavenly beings. Nauunawaan din niya ang Council o Congregation of Elohim. Isang paksaya na hiwalay natin na tatalakayin kung loloobin niya. Sa ngayon ay unawain natin ang mga heavenly beings gaya ng ear, o earan pag plural, at kadish o kadishan pag plural. Bigyang pansin ang paliwanag o interpretation ni Nabi Daniel, na mababasa sa Daniel 4, verse 17. Pansinin, ayon kay Nabi Daniel ito ay decree, o kapasyahan, ng mga earan, at demand, o pagpataw, ng mga kadishan, na layunin daw malaman ng mga nabubuhay na ang Ilaya o Most High, ang namamahala sa mga kaharian ng tao o Molkhot Inosha, at ibinibigay niya ito sa kanino man niya magustuhan, kahit na sa pinakamababang tao. Ibig sabihin, ang mga Iren o Watchers at mga Kadishan o Set Apart Ones, ay bahagi ng isang governing decision body sa kalangitan, na siyang nagbibigay kapamahalaan sa mga kaharian ng tao sa lupa. Binibigyan ng El Elyon ng authority na magpasya ang mga heavenly beings na ito. Pero ang Most High pa rin ang nasa likod. Pansinin, sinasabi sa verse 24, na ang Ilaya, o Most High, pa din ang final decision sa ibabaw ng mga Iren at Kadishan. Dito natin makikita na may decision-making body na kinabibilangan ng mga Iren at Kadishan na pinamumunuan ng Ilaya. Tatlong Hebrew-Aramaic words ang kailangan natin na maintindihan dito. Ang mga Ir or Iren, ay mga watchers at guardians, ayon sa Book of Enoch ay ang mga Iren ang natukso sa mga anak na babae na anak ng mga tao noon. Pero ayon sa Genesis ay mga Bene Elohim o Sons of Elohim. Hindi po natin natitiyak sa ngayon kung ang mga Iren ay Sons of Elohim, o baka nagkamali ang Book of Enoch, pero may lilinawin po tayo tungkol sa mga angel sa susunod na mga videos. Ang isa pa ay ang mga Kadishan kung tawagin sa Chaldean o Aramaic, pero Kadoshim sa Hebrew. Ibig sabihin ay mga sanctified o set apart beings ito, mga ibinukod mula sa iba pang mga heavenly beings. Gaya ng nabanggit natin kanina ay hindi ito mga mabubuting tao na naging santo ng mamatay. Dahil hindi po katuruan yan sa Hebrew scriptures, ang pag-asa ng lahat ng mga tao ay resurrection, sa pagdating ng Messiah at sa huling araw bago ang araw ng paghuhukom. May mga taong banal, pero iba naman ang context dito sa ating serye na tinatalakay. Panahon ito ni King Nebuchadnezzar, hindi pa ipinapanganak ang Messiah. Ang Ilaya naman ang pinakamataas na titulo ng ating Elohim. Isa itong salita na may kaugnayan sa mga nauna na natin na talakay, ang Elohim, Iloa, El, Ail, Ul, Elyon. Ang pinakamalapit dito ay ang Elyon dahil ang ibig sabihin ng Ilay ay high, o upper, o mataas. Ang Ilaya ay salitang Chaldee o Aramaic. Ang Elyon ay Hebrew, pero pareho lang sila, the Most High. Tandaan po ninyo ang titulo na yan dahil yan ang katibayan na kilala ng buong mundo ang ating Most High Elohim noong sinaunang civilizations ng mga tao. Kahit sa ancient China ay ganyan ang tawag sa kanya. Sa ibang video natin tatalakayin yan. Ang Atik Yaman, o Ancient of Days, ay saka na rin natin tatalakayin. Ang mga katibayan sa banal na kasulatan na ipinakita sa video na ito, ay isa na naman na patunay na si Yael Elyon ang pinakamataas, at may Council o Congregation of Elohim na pinamumunuan niya, na siyang nagpapasya sa mga bagay, sa langit man o sa lupa. Ito ay batid ng mga nakapaligid na lahi at bansa sa Israel noong unang panahon. At maging ng buong sangkatauhan noong araw. Kaya may pagkakahawig ang mga kwento ng bawat kultura na nabalutan ng mga alamat at kababalaghan. Umaasa ang channel na ito na mas nakilala mo na ngayon ang ating Elohim,
At napatunayan mo na karamihan ng mga tao ngayon ay mali ang akala tungkol sa Elohim, kaya ang sinasamba nila ay hindi ayon sa katuruan ng Biblia. Nawa ay nakatulong sa inyo ang channel na ito na maunawaan ang katotohanan tungkol sa mga Elohim, sa daigdig ng mga Elohim, at sa kapisanan o katipunan ng mga Elohim na siyang namamahala sa langit at sa lupa sa pangunguna ng kakaastaasang makapangyarihan sa lahat na siya. Dalangin ko na Hari Nawa ay mas nakilala na ninyo ngayon ang inyong sinasamba at pinaglilangkuran, nang higit pa sa kanyang pangalan at sa mga katuroan ng mga mangangaral, sa nakalipas ng mga panahon ng kasaysayan. Nawa ay mas matibay na ngayon ang inyong pananampalataya at hindi na mag-alinlangan na gawin at ipamuhay ang mabuti, tama, at nararapat, at iwaksi ang masama at paggawa ng kasalanan. Gaya ng sabi ng mga apostol, hindi tayo sumusuntok sa wala, at hindi tumatakbo na walang patutunguhan. May matibay na batayan ang ating pananampalataya at paninindigan. Sa susunod na mga videos ay magbibigay daan muna tayo sa paglilinaw tungkol sa mga maling akala, tungkol sa mga spirits o heavenly beings na ito. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at paki-suyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, puna, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.